Yun, automatic works, may customer tayong Nissan Exalta, Nissan Twin Cam, 16 valve. Ang problema ni sir, check engine daw. Pero napalitan na nila yung crankshaft sensor, yung tinuro ng check engine. Pero nandun pa rin check engine. Sabi ko, pagka crankshaft sensor, intimano, pag crankshaft sensor ang sira ng sasakyan, hindi na under yan. Pero ito, umaandar daw kahit nag-check engine yung crankshaft sensor o nag-check engine nyo o nag-check engine siya tapos yung crankshaft sensor isira, hindi po under to. Okay? Kahit anong sasakyan, basta crankshaft sensor ang sira. Sira ha? Hindi siya, hindi yung tawag nito, hindi yung dumo. Hindi yung dumidikit lang ng bahagya, ganun. Sira. Pagka sira, hindi po maandar yon. Tingnan natin kung paanong nangyari ito. O kung may low voltage lang ba siya, o high voltage, or yung crankshaft, pag nabunot, hindi na talaga andar. So, doon lang tayo sa low voltage, tapos sa circuit high, circuit low. Tingnan natin to mga sir. Scan muna natin, kasi nakakabit na dito, bagong crankshaft sensor. So, sa detalye ng scanning, doon natin malalaman yun, kung anong lalabas. Tara. Yung mga sir. Yung mga sir, so, scan muna natin para makita natin kung anong trouble code muna. Kasi may trouble code daw siyang crankshaft sensor. Nagpalit na ng crankshaft, ganun pa rin. Alright, yan. Connected na, nasa ilalim lang yung port. So, on natin susi. Yan. Yan, okay, naka-on na siya. Yung mga sir, so sa ganitong sasakyan, hindi namamatay yung check engine pag inon. Okay, off ulit natin. Yan. Pag off, on, hindi namamatay yung check engine, hindi ka mukha sa ibang sasakyan na pag on, namamatay siya. So, scan natin. Nissan Exalta. Alright, diagnose. Nissan. Saan ba itong Nissan? American, European, Europe. Nissan. Wala sa Europe. Dito tayo sa Asian. Ang dami. Ayun, nakita ko na. Right. Kumunik agad. Sana hindi malala ang sira. Ayan, Nissan. Uy, bakit? Walang power? Walang power ba? Ang power. Ayan. Okay. So, parang walang power. Ayan. Manigta na. Umilaw ba? Umilaw naman. Bakit wala? Ulit. Ayan. Do not prove it. Okay. Nissan. Ayan. Connector reset field. Diagnose enter again. Okay. Automatically research. Automatically search. Eh, ganun. So, parang nagsashort. Tayo pumasok. Wala daw linya. Wala supply sa port. Tingnan natin ulit. Asia. Chinese Asia. Yan dito. Nawala yung Nissan. Dito na yung kanina eh. Yan, lumipat. Okay. Connected. Connector reset field. Current diagnosis and enter again to reset. Still feels clear. Catch and try again. Okay. So yung mga sir, scan natin, automatically search. Okay. Kailangan pa ng ano. Okay. Others. Walang others, lagay natin sa Japan. Japan. Mali. Bakit Atlas yung napindot ko? Nissan. Dami rin, oh. Marami rin ang Nissan. NB350.
Exalta. M. Ilgron. Ito la rito. Nissan X-Trail. Bak natin. Bak. Bak. Pin. Iba pala to. Kakaiba siya pag in-scan. Hindi siya diretso. Kailangan hindi na siya hanapin sa model. Dito siya hanapin sa isa. Okay, sa scanning pa lang tayo. So may fault code na kagad siya sa engine. Sa ABS, scanning pa lang. Ayun. Nissan Exalta. Ano year model nito, sir? 2003. Tapos manual transmission. Ayun. Scanning pa rin. Magbabasa pa lang. 2%. Yun mga sir. So, tapos na na-scan. Ito na po lumabas ng kanyang code. Yan. Engine. 0, P0335 crankshaft sensor. Circuit. Pagka circuit, dumikit to yung wirings. May shorted, may grounded dyan. Pagka ganyan. Ngayon, wala siya nakalagay kung pending o history. O current, wala nakalagay. Circuit lang. Alright? So, baka shorted yung crankshaft sensor. Ngayon, hindi muna natin i-delete. Puntahan ko muna yung crankshaft sensor kung gumagana. Paandarin natin. Kasi pag crankshaft sensor ang sira, hindi andar yan. Mali, system, pause. Pause muna. Back. Okay. Punta muna tayo sa... Okay. Punta muna tayo sa... Nissan. Puntahan muna natin yung kanyang system. Tingnan natin kung nagre-reading yung crankshaft sensor. Yan. Tagal. Yan. Okay mga sir. So, system selection tayo. Yan. Diyan muna tayo pumasok dahil titingnan natin yung kanyang engine. Yan, engine control module. Yan. Engine control module. Processing. Paandarin natin. Okay. So, subukan natin paandarin. Hindi ko muna dinilit yung ano. Saan sir yung sinabi mo? Ito? Yan, oh. Sakto lang. Normal lang? Oo. Oh, okay. Sakto lang yan. Yan. Start natin. May start naman kaagad. Communication lost. Diagnose please exit. Ay, okay. Communication lost? Bakit ganun? Naglo-lost. Paiba-iba yung reading ng ano mo. Ng sasakyan. Nawawala-wala. Bakit kaya ganun? Yun, sira. Ano na? Ayun. Ngayon mga sir, napaandar na natin siya. Tapos, ito naman. Yan. Kung nakita nyo, check engine, nandiyan pa rin. Revolution natin. Okay. So, meron naman siya. Right? Ayan. Ngayon, babasahin muna natin yung system mismo. Kasi pawala-wala siya mga sir. Ayan. So, huwag ka na dyan. Dahil doon tayo pupunta sa... Oh? Pawala-wala yung ano mo sir ah. Yung system mo ah. Okay, so pasok muna natin yung kanyang bin. Ayun mga sir, naging ganito yung code niya. Ayan. Pag pinasok natin yung bin code niya mga sir, bin number. So may check engine. Ayan. So ang gagawin natin, i-delete ko na lang yung ano na yan. Stop, okay. End. Okay. Okay, so i-delete natin yung kanyang fault code. Yan, yung kanyang check engine. Kasi meron akong hindi na... Parang meron problema yung kanyang system. Pawala-wala. Ayan o.
minsan meron, minsan wala. Tapos kusang nawawala yung ano, yung signal. Alright. So, tingnan natin. Ulitin natin mga sir. So, delete muna natin yan. Pagka bumalik, okay, kasi hindi pa daw nyo na-delete mula nung napalitan ng crankshaft sensor. Okay. Ayun mga sir. Ang sasakyan ni sir na to, pagka pina-on lang, hindi po siya nagbabasa ng scanning. Nag-i-error-error siya kung ano-ano lumalabas. Pero pagka pina-under siya, yun, nababasa ka agad niya mga sir. Okay, pagka inon lang yung susi, hindi po niya binabasa kung ano-ano lumalabas. May lumalabas na error, kung ano-ano mga error ang lumalabas mga sir. So hindi na ako sigurado kung sira ang system o nagkagulo-gulo ang wirings nito. Ngayon, yan, may isang fault code siya eh, hindi siya nawawala. Kahit pa pinalitan na ng bago. Ngayon, i-reset ko muna, baka hindi na reset lang to mga sir. Yan, hintayin lang natin to. Kakaiba, pawala-wala, pabago-bago, pero good naman yung connection dito, yan, sa ilalim. Sa ating port, ayos naman ang connection. Pero dito pa parang nawawala, nagko-close, nagkusang ano, kusang namamatay. Yun po yung nangyari. Sa system po yun, binabasa ko nito system niya. Okay, so first encounter, meron palang ganito. Ayan, 9 pa lang, hanggang 100 pa po yan. Tapos napakabagal niya mag-reading mga sir. Dapat hindi ganyang kabagal. Napakabilis lang dapat nito. So sa ganitong kaluma, hindi ko lang alam, baka may mga wires na to na mga nagkapalit-palit o binago-bago na. Tuloy-tuloy lang natin, i-scan muna natin. Yan mga sir, tapos na natin na scan. Ito na po yung reading niya ulit, ganun pa rin. Yan. Okay, so yung dating reading ni sir, patingin nga sir. Yung dating reading, naka-current siya. Ito, naka-circuit. Dapat current, circuit, saka pending. Yun nandito. Pero kay sir, ayan, naka-current yung kanyang reading nung una. Gano'n makita, yan. Dapat hindi ganyan yung reading nito. So, naka-current ito, circuit. So, tingnan nga natin kung kaya natin patayin yan. Right? So, i-clear ko dito yung code. Baka hindi na siya andar. Clear muna natin. Clear fault memory. Ayan, nag-clear ako. Namatay siya, pero bumalik ka agad. So, may short nga to. Ulit. So, off natin yung susi. Tapos, paandarin ko ulit mga sir. Clear DTC. Yes. Clear fault DTC. Start. On muna. Pag on. Ayan yung check engine. Start. Short nga to. Ayun o. Diagnostic failure. Ayan. Pagka hindi siya naka-start, kung ano-ano lumalabas sa kanya. Ayan. Pero gumagana. Ayan o. On lang natin yung susi. Tapos scan natin. Ayan. Yan ah. Magluloko na yung scanner kung ano-ano na yung lumalabas. Ayan o. Ayaw na mag-scan. Ulit. Ayun. Dapat dire-diretso lang to, magre-reading siya. Ayun, ang tagal. Pero pag pina-start ko 'yan, napakabilis niyan, i-scan. Magbabasa agad siya. Hindi naman 'to maglulos, hindi naglulos 'yan. Socket intact, napaka-intact ng socket 'to. Oh. Ayun, puro lang siya ganyan. Pagka hindi naka-start. Okay. So, tingnan ko muna yung crankshaft sensor kung saan. Ayan. Nabuhay yung battery tapos namatay. Kanina wala yan. Ngayon, bumalik. On. Start natin. Okay. So, failure. Wala. Hindi gumana. Ngayon, habang naka-andar, scan natin. Kakaiba yung sakit na ito, sir. Halos ayon yung basahin. Ayun o. Halos ayon yung basahin. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Okay? Puntahan natin yung pinuntahan ng crankshaft sensor. O, pinalitan to ng gauge. Na-scan na muna. Okay. Ang ginawa bali rito, nagpalit ng crankshaft sensor, nagpalit ng
Gauge. Apo, apo. Okay, bago nagkaroon ng ano, check engine sa dati mong cluster, yung buo to ha. Apo. Kasi baka ang pinalitan mo ilaw lang. Hindi, andito pa nga yung ano ko eh. Buo ang pinalitan mo. Apo, ito, ito siya buo. Ngayon, nung pinalitan mo to, saka lumabas yung check engine. Apo. Pero yung sa isa mo, yung sa luma, walang check engine. Sir, yung check engine mo ha, kasi kaya nagduda ako eh. Bakit siya lumalabas? Tapos yung sasakyan mo umaandar. Hmm. Hindi kasi dapat aandar ang sasakyan kung may check engine ka na crankshaft sensor ang lalabas. Hmm. Wala talagang ganun. Pagka lumabas talagang crankshaft sensor, may check engine ka, sira ang crankshaft sensor mo, hindi ka talaga aandar. Lalabas talaga yung crankshaft sensor nun. Hmm. Maarit paari sir, yung pinalit mong cluster, naka-store yan, baka ito may shorted tong dashboard na to. Tingin ko ha, may short to. Napaganan niya yung ground eh, o di kaya yan ay naka-short yung board mo na yan. Asan yung luma mo? Kasi mga sir, pag check engine po ang sasakyan, ang nangyari po kasi niyan, lalo na crankshaft, napaka-sensitive nun. Hindi talaga andar ang sasakyan pag crankshaft sensor. Maring andar man, pero magluloko. Pero dapat mawawala. Pero kung hindi nawawala at crankshaft sensor pa rin, hindi talaga andar. Kasi sira talaga siya. Ano to? Ang sira naman to, speedometer. Okay. Ayun, ito nga. Alright, yan. Yan ang nangyari. Okay. So ngayon, pwede naman tong ikabit natin para i-testing. Ah, parang tinanggalan na to eh. Parang tinanggalan na ng bulb? Ayun nga, oh. Hindi, may ilaw siya yan dati. Hindi, may check engine talaga yan. Naka-jumper to eh, oh. Naka-jumper yan. Ayan, oh. Oh, ito nga din, sabi nila naka-bypass. Yan. Ah, naka-bypass nga, yan. Alright. Okay, hindi nga talaga mawala yan. Ito yung... Pag ito kinabit natin niya, okay. Ay, wala to. Naka-bypass yan. Yan, so ito na, nakita ko na yung ano, yung pinaka-min sira niya, min problem ito. Naka-bypass to, kaya namamatay. Kaya ako nagtaka. Bakit ito... Wala siyang check engine. Oo. Pero itong pinalit niya, meron. Naka-bypass to, sir. Ito, sira to. Opo, ito yung maliwanag na sinama siya sa oil. Ayan, oh, oil to eh, oh. Ayan, oil yung isa. Ayan. Tapos yung isa, check engine, yung kulay brown. Right, sinama siya. Kaya pag namatay yung oil, patay din. Patay din yung check engine. Pero, yung sasakyan, may check engine siya. Oo, kasi may okay? Reading. Opo, may reading. Okay, balik mo na yun, sir. May check engine po talaga yan. Alright. So maaring pwede tayong mag-wiring, wire to wire, tapos sensor at ECU. Pwede nating silipin yun. Okay, hindi po siya nadi-delete. Tapos nagkakagulo-gulo yung linya niya pag sinalpakan na scanner. Troubleshoot. Ah, troubleshoot muna. Yun, ito na pinalit ni sir. Na crankshaft sensor. So, pero napaka-smooth. Napaka-smooth pa rin ng kanyang sasakyan. Pagka ganito kasi na sasakyan sir, pagka yan talagang crankshaft sensor, putol lang yung isang wire kasi tatluhan to eh. Tatluhan. Pagka putol ang isang wire niyan, alin man dyan sa tatlo, pag putol, hindi talaga to andar. Kahit isa, dalawa, tatlo, lalo na kung nakabunot. Hindi po ito andar. Yan po yung ano niyan. Ngayon, pwede po itong umandar at magkaroon ng code sa crankshaft sensor pag yung crank wheel mo, yung crank wheel, yung umiikot, yung kinukuhanan niya ng pick-up na ito. Yung dulo na to. Yung kinukuhanan ng pick-up na ito, sa mechanical, yan. Na ito, yung tinatapatan niya, may bungi. Kung may bungi yan, o lumihis, yung tinatamaan ito. Yan, nakaganyan. Yan ang tama. O di kaya, lumayo, bumungi, pumaling, lumihis, yung ganito. Maaring magkakaroon ka ng problema. Pero aandar pa rin siya. Kasi may reference bolt pa rin siya dahil namamagnet pa niya eh. Ang kaso, meron siya mga spike. Reading doon sa kanyang, may reading siya sa kanyang waveform na nagbabago. Okay? Kaya siya umaandar ngayon, kahit pa-start mo na pa-start, magagana siya, napapagana mo, napapatakbo. Kasi nga, good po ito. Yung crankshaft sensor mo, yung crank wheel lang ang may problema. Okay? So, sabi ko nga sensor, kung napabuksan mo na yung makina, pasilip mo yung crank wheel mo. Baka may bungi siya o lumihis yung ngipin niya.
Bungi, bungi lang kadalasan yan. Bungi, lumihis o lumipis na. Di, yung, okay. Yung ano kaya?